Sa tanong niyo po, dahil siya po ay nagmamay-ari ay ng mga baril, ay po pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po, because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy, at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nag-maintain po ng private arm group o private army. Pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police kung i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Base kasi sa tala ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, mayroong 19 na baril si Kibuloy na kinabibilangan ng 18 short firearms at isang rifle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, isa sa natura mga baril ang nag-expire na ang lisensya noong Marso. Bahagi po ng mandate po at authority po ng Firearms and Explosive Office ay kung ang isang individual na binigyan po ng license and own firearms ko, kung ang baril po na iyon particularly ay nagamit po sa isang krimen po o isang kaso, ay automatic po ay magkakaroon po ng immediate review for the possible cancellation and revocation po ng kanyang license to own and possess firearms. In this particular case po, I understand ang kaso po ni Pastor Kibuloy is not related to any use of firearms. Inaalam na rin aniya ng FEO kung ang kasong child abuse ay maaaring maging ground o basihan para kanselahin ang kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. Kaugnay nito, sinabi din ng PNP na hindi pa maituturing na armed and dangerous si Kibuloy kahit na nagmamay-ari ito ng 19 na armas. Sa ilalim po ng batas, ang isang individual o isang grupo or association ay entitled po na magmay-ari po ng baril ng more than 15 na firearms, provided po ay ma-meet po niya yung mga qualification and requirements under Republic Act 10591, particularly po yung siya po ay gun collector, siya po ay miyembro po ng gun club, at iba pa pong mga parameters and requirements na kailangan niyang comply. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at iba pang law enforcement agency laban kay Kibuloy. Ito'y upang isilbi ang warrant of arrest sa mga kasong sexual at child abuse. Kapag tayo po ay nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered also. But like I said before, na ang gusto natin, kaya ayaw nating magbigay po ng mga ibang specifics pagdating po doon sa mga implementation, is ayaw natin na mahaluan ng anumang kakahasan o anumang gulo kung sakasakali po na mag-serve na po natin itong mga warrant of arrest na inisyo po laban po kay Pastor Kibuloy. We are still hoping and praying na maging mapayapa po yung pagsuko niya. Noong nakaraang linggo, pinuntahan na ng mga pulis ang 3 property ni Kibuloy sa Davao upang isilbi ang warrant of arrest, subalit hindi ito natagpuan. Sumuko na rin sa NBI ang 5 co-accused ng religious leader at nakapaglagak na ng piyansa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.